Yo, good morning. Today is lovely Sunday. Yan, kami lang dalawa ni Mrs. Hituber. Yan po. Panibagong araw, panibagong vlog tayo dito sa farm. Bali, ngayong araw ay may bisita. Naglalakad lang. Bali kahapon nagpapatubig tayo. Konti na lang nandun yung ceiling nandun sa may labas na ang balag. Tapusin natin yun. Tsaka ang patubigan natin at ang task natin ngayon ay yung sitaw. Kailangan mapatubigan natin para yung mga inilabas niyang panibagong bunga masuplayan ng ano, tubig para lumaki. Bawi na naman si Mrs. Hito Beer bukas. Araw ng harvest. Kasi bukas pipitasin na naman lahat ng tanim mula sa sitaw, ampalaya, patola, siling tari, tsaka yung siling panigang. Baka tumaas na. Yung huling pitas namin 9 pesos. O baka bukas ano na yun, 10 piso, 1 kilo. Ang dami naman ng bunga ng patola, mga idol. Nilaglag na bunga. Yung iba na sunog na ano, na bakong, yung ibang bunga doon sa pagkakapataba natin ang triple 14. Ayun, sunog oh. Nasunog. Wala na yan, tuyo na siya. Hindi na magtutuloy. At ano to? Sumasalakay din pala yung mga ano, uod sa patola. Kailangan pala din ma-spray yan to ng ano. Kahit yung ano lang, lanit. Ayun, nasira oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Yung abong nasira. Si GT ka na? GT ba yan? Oo. Ah, hindi. Gohan. Tsaka si ano? Si Kalampag One. Nabakaw na tayo para maaga makatapos mga kites B. Kahapon nga pala nagkulang yung binihin natin. Hindi pa tayo nakabili sa sitaw. Ay sa, oh, binhi ng sitaw doon sa may balag sa ampalaya. Share ko lang sa inyo mga ka-HB. Yung ampalaya natin, oh, hindi na natin siya pinatabaan. Mabali, hayaan na natin siya. Kasi hindi naman sila nag-absorb ng pataba. Siguro hintayin na lang natin hanggang sa maubos yung bunga. Pero matagal, ano pa to? Siguro hanggang 3 pitas pa tayo. So lalagyan na kagad natin siya ng sitaw. Yun nga, naitanim na dito kahapon. Yung mga nasa gitna lang ang nalagyan. Tapos dito lalagyan magkabila. Tapos patidiretsuhin na lang. Hindi na natin i-scatter. So pag to napuno natin ng sitaw, medyo marami-rami din to. Lalupat meron siyang ano, atap, bubong. Maganda tong ano na to, balag na to. Pagka napaganda natin yung sitaw, kagaya nitong atin na to, maganda siyang tinitignan. Mas maraming nakalaglag na bunga dito. So, lagyan natin ng gas si Troy at magpatubig na. Ayan, dati nang gawin. Doon tayo nag-umpisa. Pababa lahat dito.
pag inabot na yung hangganan kung saan siya nag-stop, so ililipat na natin. Kaya rin doon, doon naman tayo mag-i-start. Pabalik dito. Ganda pa rin ang bunga, mga kaisyo. Kahaba. Thank you Lord sa blessing at saka sa magandang mga gulay. Napakaganda po nung natin. Harvest this season. Lalo na yung Taiwan, marami pa siyang ibibigay na bunga sa atin, mga ka-HB. Hindi pa siya totally lahat nagpapula. Puro ibaba pa lang yung binigay niyang namumula. So bukas, pipitas ulit, puro ibaba ulit. Wala pa talaga yung sa taas na pinakabunga niyang marami. Sana po yung patola wag magbaba ang presyo. 40 pesos pa rin ang kilo. Sa isang bundle meron kang 400. Starting pa lang mga ka-HB yung ating patola. Hindi pa talaga sila gumogolpe sa bunga. Siyempre, nagpapasalamat din ako kay Tita Maria. Ayan. Tita Maria, maraming salamat po sa opportunity na ibinigay niya sa amin. Itong farm, napakalaking tulong po sa akin at sa mga tropa na rin. Kahit pa paano, naabutan natin sila. Hindi naman kada harvest na bibigyan natin. Nabibigyan ko lang sila mga kaisyo pagka meron talaga sobra. Kasi meron tayong mga expenses dito. Pagka maliit pa lang yung source ng income, medyo hindi natin sila nabibigyan kasi niruroutine ko yung pambili ng gamot, pambili ng gasolina, tsaka pambili ng pagkain. So pagka merong malaki talaga yung kita, yun, naabutan natin sila kahit pa paano. So thankful din yung tropa natin, kahit pa paano nabibigyan natin mga ka-HB. At syempre kay Tita Maria, maraming salamat po ulit dahil dito sa farm. Nakaraos tayo na magwa 1 year na tayo mga ka-HB. Ang ganda ng ating siling Taiwan. Berding berde. Pero may napansin ako yung iba. Hindi ko alam, baka nakukulangan na sila ng sustansya. Pero mga ilang piraso lang. Pero lahat halos mo berde. Yun, muli maraming salamat po ulit Tita Maria. At mag-iingat po kayo palagi dyan. Tapos ito mga ka-HB. Ayan nga. Tatapnan na namin ng sitaw. Kaya lang di pa tayo nakakabili ng binhi. Siguro bukas na lang. Maganda pa nung palaya. Thank you Lord. Kahit na ganyan lang yung ampalayan natin, kahit pa paano nailabas niya yung pinambili niya ng binhe at saka yung mga pinambili natin ng pataba, yun na lang ang kanyang inilalabas. Kahit makabawi lang, at least pinabawi pa rin tayo ng ampalayan natin. Ayan At sa mga solid ka-HB natin dyan, muli maraming salamat sa wala sa ako pagsuporta. 2K 1K views sa ating YouTube channel, napakalaking bagay po. May dumarating na revenue sa atin every month. Hindi siya ganun kalaki pero nairaroutes din niya po tayo sa mga panggastusin namin ni Mrs. Kaya ayan, maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip po ng ads. Thank you so much po. At sana wag po kayong magsawang manood. At marami po tayong pagsasamahan. Yung mga tropa nga pala natin, mga ka-HB, si Tatang Solid, hindi mo na daw makakalusong, papagupit. Si GT, makikipamiesta po sila sa Mesulo, sa mga kamag-anak po nila, kasama si Tolemoy at saka si Ate Lin. So si Janjan, baka hindi ko lang alam kung okay na yung kanyang pa, hindi ko pa siya nakikita mga ka-HB. Nag-basketball sila, medyo iniika daw yung paa, hindi ko lang alam kung okay na.
So bali ang task lang naman natin ngayong araw, ito nga itong sitaw, patutubigin natin, pakakatigmak natin para matagal yung basa. Si Mrs. Sakubo, siya yung magluluto ng ano natin, tanghalian. Bali nagpares na kami kaninang umaga. Paboritong pares. Ito kahapon, nisperyan natin ang pang perfecta yun. Nung isang araw, pang insekto naman at saka pang uon. So, patubig muna tayo. Balikan ko ulit kayo mamaya, mga kaisbit. Yung mga silintari natin. Ang ganda nung naparusahan. Biglang ano ah, bumukadkad. Hindi natin nayari. Kunin natin kay Father yung parusa kung yari na siya. At saka lumaki yung kanilang ano, daluyan ng tubig. Ano, lumaki. Oh. Alam, ano na, tinatabunan na sila ng damo. Next project namin yan, ng tropa. Paparusahan muna bago damuhan. Kung kaya ng spray, sprayan ko ng ano, pandamo. Sitaw is real. Galing na sitaw na to. Dahil pang ano, ilalabas na bulaklak. Yan, kada bulaklak niya, bunga yan. Wag lang silang mahulog or mabakong. Magtutuloy yan, magiging bunga. Right, time check, alas 12. Yari na doon sa dulo ron. So dito na tayo, pupunta na tayo doon. Pabalik dito. Ayun, nakaset up na agad yung mga ibang PVC. So bubunutin lang siya dito. Up, yeah. Dali, give muna natin yung tubig. Ay, yung mga timba pala. Lagyan muna natin ang laman na mga timba na makapaghugas ng plato. Ay, sumang may ganot. Yeah. Tapos na. Alas 12 na mahigit. Alas 12 mahigit na tayo natapos. Pero pinakabasa natin sila. Basang-basa. Pinakatigmak natin. Dahil, buwang na sitaw. Sulong to bukas. Ito sa ano. Kaya lang. 55 na lang sa sitaw. Tapos, kaya lang. Bumaba din ang sale in Taiwan. 60 na lang. Sa panigang, tumaas naman ang piso. 10 piso na 1 kilo. So, tara. Dali na natin itong tubig. Hindi ba? Kahit Sunday, may natapos tayo. Bali lahat, napatubigan na. Ito, nauna itong pinatubigan. Kaya ayan, medyo natutuyo na naman sila. Tapos kahapon, natam na yan. Nagkulang nga yung binhi natin. Ito, mga to hindi pa nalagyan. Kain po tayo! Yung ulam natin sinigang. Hindi na tayo bumili ng lutong ulam dahil kahapon pa to. Kahapon pa to, tira kahapon eh. Kesa naman ma itapon lang at saka ipakain sa ano. Hindi man napans ini. Pakain sa aso, ako na lang kakain. Hindi, kumain naman rin naman yung mga aso. Tsaka kadami nito. Ay, mam, talaga? Mine misses. Kain po tayo mga HB. Kain po tayo. Nagmukbang siya ng ano, chichirya. Kain po tayo, Tamaria. Kain po. Gusto ko yung sabaw mainit. Gusto mo ano? Sila. Ah! Check lang natin baka. Hindi. Baka panot.
Anin? Ayaw. Diet ah. Diet kunwari. Lubos ka na, magtutubig. Kahit doon sa sili, sa labas. Wala na rin. Yun, uwi na tayo mga HB. Uwi na kami ni Mrs. dahil tapos na yung task namin na yun lang, papatubigan nga yung sitaw. So bali halos lahat naman na ng gulay na isprayan na. At saka medyo malinis naman lahat. Hindi naman madamo. At Sunday ngayon, pahinga muna tayo. Rest day. Mag-edit tayo ng tatlong vlogs. Hindi tayo nakapag-edit kagabi. So, bukas na lang siguro yan na, liligpitin. Wala namang ganong maging kalat for today's vlog, mga ka-HP. Mega shout out yun na lang, mga ka-HP natin. So, tara, sa bahay. At medyo mainit dito. Ayun, pakainin natin yung aso. Pinakain ko sa laki ng aso. Maganda yung meron sa reserve ng kain. Tuwing hapon naman pinag-iiwanan namin sila ng pagkain. So ngayon medyo maaga tayong umuwi kaya kain natin sila. Uy, social pa yung ulam nila, sinigang. Sa bahay. Bahay nila. Ganda ng bahay nila. Sana all. Nakapaglagay na sila ng tawag doon. Isa may. Spandrel. Tama ba? Spandrel nga ba? Ay. Di yata. So yan, andito na tayo sa bahay. Pahinga at mag-edit.